Minahanap ba kayo? Asob na po, wala pa po. Te, sabi ko naman sa'yo eh. Huwag na tayong maghanap ng rason. Tulungan na lang natin ang isa't isa na mag-move forward. Sige, honey, mag-ingat ka ha. Te, sabay na lang ako sa asawa mo ha. Mahirap kasi mag-commute ngayon eh. Sige, ihahatid kita. Iyakunin mo yung susi. Ate, sigurado ka ba na hindi mo na kailangan ng kasama dyan sa pupuntahan mo? Hindi na. Kaya ko naman eh. Tsaka may study ka pa, di ba? May work din yung asawa ko. O sige na, te. Basta mag-iingat ka, ha? O sige, nalis na ako. Baka malit ako. Yeah. Mayroon akong free accommodation dun sa Hotel Arosa. Ibibigay ko na sana sa'yo ngayong gabi. Para naman makapag-relax ka. Hindi po. Sa inyo na lang po yun. Wala po kasing magluluto eh. Si Sir kawawa. Marunong naman ako magluto eh. Ako na bahala. Sige na, mag-impake ka na. Madam! Hello, ya? Pinag-overnight din po ako ng kapatid nyo dito sa hotel. Okay, don't worry. Alas 9 ng gabi, andun na ako. Di ba po overnight po kayo dyan sa team building po ninyo? Hello, honey. Kumusta dyan sa bahay? Sige na, honey. Mag-start na ang program namin eh. Bye. Inakabahan po ako sa madadatnan natin dyan sa loob. Just enjoy the show, Yaya. Hindi ako titigil hanggat di ko nabibigyan ng hostesya yung anak ko. Susin ang bahay. Ito po. Hoy, ano ka ba? Dahan-dahan. Sakit eh. Buksan mo niya. Ate! Akala ko ba may overnight team building ka? Hindi pa tuloy? Sino yan? Barkada ko, ate. Niyaya ko dito para tanggalin yung ingrown ko. Sobrang sakit eh. Magaling kasi siyang mag-mani-pedi eh. May naiwan po si madam. Sige na, tama na, tama na. O ito, pera mo yan. Sa'yo na yan. Sige na, umalis ka na. Thank you. Tayo dun. Madam, parang wrong timing po ating pasok natin. At di nila magugustuhan po anong gagawin ko sa kanila once na nahuli ko sila. Madam, may naisip ako.